Hello at welcome back ulit sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at kung naitan mo itong video na to at napanood mo, ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at i-hit mo na yung notification bell kung nagustuhan mo yung video natin. So, tuturo ko na sa inyo ngayon yung about sa Force Blader. Ngayon yung Force Blader guys, unahin muna natin dito sa skill. Abot muna tayo sa skill pag-usapan natin. So, lahat-lahat na masasabihin ko dito sa video na to. So, dito muna tayo. Punta tayo sa buff niya, yung tatlo. Yung sa sword or sa blade natin. Meron tayong tatlo. May fire, meron tayong ice, tapos lightning blade. Ngayon, may pinagkaiba yung lahat na yan. Okay, pinagkaiba. So, punta muna tayo sa fire. Sa fire kasi, meron tayong attack na plus 140, tapos critical damage, I mean critical rate na 20%, tapos penetration plus 50. Tapos ngayon, dito naman tayo sa ice blade, meron siyang plus 80 attack lang, tapos ganun pa rin yung critical rate is 20%. Ito yung pinagkaiba niya. Yung kanina penetration, ngayon dito naman is damage reduction. Kumbaga, pwede nyo itong gamitin kung malakas yung kalaban nyo or yung boss sa dungeon. Okay, punta naman tayo sa lightning blade. Meron tayong plus 100 attack, tapos critical rate ulit 20%. Tapos dito, nagbago na ulit dito. Accuracy naman to guys. Yung accuracy, para pumasok yung tira nyo, hindi kayo magmi-miss or ma-block. Okay, so kung sa pagpipilian natin dito is parang para sa akin ignore natin yung lightning. Para sa akin ito yung pinaka-importante, yung dalawa. So halimbawa gagamit kayo ng ano, halimbawa dito, ito yung gagamitin nyo yung fire. Kasi ito yung maganda dito, yung penetration. Tapos yung plus 140 attack, so napakalakas ng damage natin. Kaya ito yung ginagamit ng iba talaga. So, yung iba naman is mautak. Halimbawa, kung nandun kayo sa boss, sa dungeon kayo, or kahit sa mga mobs, kung napakalakas talaga ng damage sa inyo, ito yung gamitin nyo. Pwede naman. Kung gusto nyo talaga mas kumunat kayo, ito yung gamitin nyo. Kasi, kahit plus 100 damage reduction lang yan, malaking tulong pa rin yan sa atin. Ngayon, punta naman tayo sa passive skill. So, pasensya na guys, sa passive skill kasi hindi ko pa kinumpleto yung passive skill ko kasi naubusan ako ng alse. Eh. Kaka-upgrade dun sa Sheena na bracelet. Okay? So, hindi pa ako nakakabili. So, ituro ko na lang sa inyo kung ano yung tama para sa Force Blader. Itong Force Blader ko guys is hindi ito dungeon type. PvP type or war type. Okay, punta tayo sa upgrade. Balik tayo dito sa G-Master. Ito yung kukunin nyo. Kukuha kayo ng EMPA control. Okay, isa yan. Tapos kukuha tayo ng damage absorbs. Since naman na hindi naman gaano ka kunat yung Force Blader natin, malambot lang siya. Kukuha tayo nito, yung dalawang yan. Okay, so ito, kukuha rin tayo ng attack rate. Siyempre, kuha pa rin tayo nyan ng attack rate. Tapos, kuha rin tayo dito ng wait lang. Dito, kukuha tayo ng offensive. Yan, kuha tayo ng isa dito sa offensive. Dito naman, meron tayong optional dito. Optional lang to. Depende yan sa inyo kung kukuha kayo ng defense rate na 6 cents. Okay? 6 cents. Kung kukuha kayo nyan, depende yan talaga sa inyo. Pero, pwede rin kayo kumuha dito. Yung offensive sense at defensive sense. Okay? Pwede kayo kumuha nyan. Tapos dito naman, ito kasi yung kinukuha ko. Yung sharp eyes. Kumpara dun sa yung sa optional natin. Yung kanina. Okay? Ito yung mas pinipili ko. Yung attack rate. Pero depende pa rin sa inyo yan. Parehas lang naman yan. Depende sa inyo kung ano pipili nyo. Kung gusto nyo na nabablock nyo lagi yung tira ng kalaban, ito yung gagamitin nyo. Ito yung bibili nyo. Pero since naman na strength type ako guys,
hindi ko talaga kukunin to kasi strength type ako. Pero kung dex type kayo sa force blader nyo, pwedeng pwede to. Pwedeng pwede talaga, bagay na bagay sa inyo yan. Pero sa akin kasi strength type ako, kasi wait lang, fight ako. So ito yun. Okay, meron pa pala akong stat na naiwan. Yan yung final stat ko, pure strength na yan kasi 309 lang naman sa lahat-lahat na set na requirements. So lahat na yan strength na bawat level ko. So, yan, yan na talaga yung lahat-lahat. Pero tignan natin dito sa critical rate ko at saka critical damage at surge skill amp. Yan pala, napakaliit pala kasi wala pang item. Pakita ko sa inyo item ko. Yan pala ang item ko. Isa-isa natin ha. So kung gusto niyo mag-force blader, pwede niyo yung gayahin to panimula lang. Kung baga yung preset niyo, papalitan niyo nito. Yung outrageous na all scale amp na 7%. Okay? So yan yung item ko. Ito yung suit. Pare-parehas yan, outrageous. Sa helmet naman is CDI lang yung kinuha ko. Since naman na napakataas ng critical rate natin, CDI lagi yung kukunin natin pati sa weapon. So makikita natin dito CDI at nilagyan ko ng attack kasi mahal yung segmental na ano eh, mahal yung weapon na segmental kung 2 slot yan, kaya yung pinili ko is 1 slot at nilagyan ko lang ng attack para lumakas. Pati dito same yan. Okay, so dito naman tayo sa accessories. Sa bracelet kasi, kumuha lang ako ng bracelet of fighter plus 5 kasi mahal yung plus 6. Hindi pa kaya ng budget natin. Tapos dito, Arcana of Chaos plus 3 lang. Arcana of Guardian. Pero kung bibili kayo ng mga Arcana, is plus 5 na pataas. Huwag nyo gagayan yung sa akin kasi kaya ko naman i-upgrade to. Marunong naman kasi mag-upgrade. Kaya basic lang yan. Tapos dito naman, Chaos Talisman plus 5, syempre plus 5 tayo lagi. Dito wala pa kasi yung dati kong item to. Dito naman kulang pa ako. Defensive bearings, kailangan natin ng defensive. Dapat plus 5 to eh, kaso wala pa eh, wala pa talang budget guys. So kung kayo gagamitin yung force blader, defensive dito. Kung war type kayo, kung magda dungeon naman kayo, switch lang ng item. Kasi meron ako pang switch. Wait lang, sana ba yan? Eto, yung extortion na plus 7, pwede kong switch agad yan. Pati sa vampiric earring, sineswitch ko yung kapag magda-dungeon ako. Kung malalakas yung mobs, pero kung sa mga weak dungeon lang naman, is stay ka na dyan sa bracelet fighter mo para malakas damage mo. Ngayon dito naman, kasi war type tayo, amulet of resist, kaso plus 1 pa lang to. O depende yan sa inyo. Sayang kasi plus 1 pa lang eh. Bili kayo ng mas mataas pa para mas maganda yung stat. Tapos ito, napulot ko lang to eh. Inaps ko lang. So hindi naman talaga para sa akin dapat to. Kasi gusto ko yung RW3 talaga yung pinaparm ko. Kaso wala eh. Malas tayo guys. So dito naman sa rings is hindi ko pa napapalitan. Hindi dapat to ring of luck. Dapat critical damage yan. Kasi napakataas ng critical rate ng force blader guys. Oh, hindi kayo mabibitin kahit wala kayong ring of luck dito. Napakataas talaga niyan kahit puro kayo critical damage. Pero may pero naman guys. Kung nasa high set na kayo, kailangan niyo na max critical rate sa mga set. So kailangan niyo na ng ring of luck or ano ba tawag dito? Yung mga mataas na ring na may high critical rate. Kasi kailangan natin para masagad natin yung sa max critical rate natin. So yan lang yun, lahat-lahat sa set natin. So about naman tayo sa combo. Combo tayo. Ay wait lang, papakita ko muna pala sa inyo yung sa BM3 natin at saka sa BM2. Kasi may nagtatanong palagi, paano daw yung isa-isa lang yung tira. Ganito lang yung guys. Punta lang kayo sa skill. Tapos dito sa special. Makikita nyo dito yung battle mode. Tapos dito naman may pagpipili. 1, 2, 3, 4. So dito yung depende sa tira ng BM2 nyo. Example ko na lang ha. Dagdag ko na
dagdag ko na lang to para doon sa mga nagtatanong. May nababasa kasi ako sa comment section natin eh. Wait lang. Ano ba tawag dito? BM1 pala. Ay, BM2. Sorry. So, ito. Napakita sa inyo. BM2 tayo. Yan yun. Yung tinatanong nyo, yung isa-isa lang yung tira. So, ito yun. Punta tayo ng skill special. Tapos dito, kung i-number 2 natin yan, pansinin nyo yung attack. Dumagdag siya. Kung number 3, dadagdag pa rin yan. Kung number 4, yung sagad na yan. Diba, napakabagal. Ito yung tuturo ko sa inyo kung force bleeder kayo. Kung marami yung mobs, ito yung gagawin nyo. Isit nyo agad sa 2. Kung boss naman yung babanatan nyo is 1 lang. Yan yung sa force bleeder. Okay? Kaya dapat alam nyo yung mga skill ng character nyo. So ngayon, punta naman tayo sa dito sa battle mode. BM3, punta kayo dito sa BM3. Pag nandito na kayo sa BM3, click nyo lang to. Baka hindi nyo pa napanood yung sa BM3 na tutorial natin. Gawin ko na lang dito. So dito, pindutin nyo yung question mark na yan. Ngayon may pagpipilian tayo. Share pain. Dito, yung mayroon tayong HP minus 500. Own yan guys ha. Tayo yung mamaminos. Tapos dito naman sa attack is plus 105%. Ibig sabihin, napakalayo ng dagdag ng attack natin. Kasi own sa atin yan. Ito naman sa opponent, sa kalaban to. Ibig sabihin, kapag nag-cast tayo ng skill, is minus 50 yung defense ng ma-hit natin. Dito naman, own penetration, mayroon plus 20. So, napakaganda ng sheer pain. Dito naman tayo, basahin natin, increase critical rate. So, mayroon tayo dito, defense, minus 50, own. Tapos, wait lang, nalis. Okay, dito naman, own critical rate, plus 15. Tapos, own pa rin, max critical rate. So, dadagdag yung maximum ng critical rate natin. Up to 15%. So, dito naman, own penetration plus 20. So, ito, napakaganda talaga ng increase critical. Dito naman tayo sa chain pain. Opponent minus 50 yung kalaban nyo. Tapos, dito naman, own. Lahat na to own para sa atin. Defense minus 40. Sword skill up 10%. Penetration plus 20 pa rin. So, napakaganda rin. Ito yung habulin natin, yung penetration. So, kung gagamitin natin yung tatlong skill na to, is meron tayong 60 penetration. Napakalakas natin. Tapos dito naman, sa pang-apat, is target, ano pa tag dito? Disruption is opponent minus attack rate lang. So, hindi mag-minus yung attack ng kalaban. Ganun pa rin. Yung attack rate lang. So, mabablock natin yung tira niya. Kasi, mahirap siya yung ma-minus kasi yung attack rate niya. Pati sa accuracy, mamimiss yung tira niya at mabablock kasi may attack rate pa na negative sa kanila. So ito, meron tayong own. Yung max critical rate lang natin is minus 5%. So napakapangit na ito. Ito lang marirecommend ko, gagamitin natin share pain, increase critical rate at chain pain. So ngayon, paano natin set? Pindutin nyo lang dito, number 1. Tapos dito, pindutin nyo yung 1. Siyempre, yung kanina, chain pains, nasa 1 yan ha. Huwag nyo muna i-apply. Tapos dito, pindutin nyo number 2, yung kanina, increase critical rate. Tapos pindutin yung 3, yung chain pain. So ngayon, apply na natin. So mag-BM3 na tayo. Ayan. Auto lang natin. Pansinin nyo na lang. Anong gagawin nito? Makikita nyo dito, meron na tayong number 1. Pansinin nyo yung number 1 na to. So, 2. Pag 3 nyan, magkakast yan ng skill. So, ma-apply na yung lahat na. Ito na yun. Ayan, mabasa nyo. Ibig sabihin, nag-apply na yung skill natin. Pansinin nyo dito sa AP natin at DP. Pansinin nyo dito. Pati na rin sa life natin kasi may minus HP yata tayo dun eh. Oh, pag nag-cast, ulitin natin. Okay, tignan nyo yung AP natin ha. Tapos DP at saka HP. So, ayan, may nagbago na. So, kapag nag-cast yun, ibig sabihin, tignan natin dito. Ayan, yung
critical rate natin is 65 out of 65 kasi mayroon tayong max critical rate sa passive natin kanina sa skill. So yun yung ginawa natin. So kapag mag force blader kayo guys, dagdag ko na lang to ah, kasi para doon sa mga tinatamad, dapat magde-debuff kayo lagi. Ito yung gagamitin nyo, kahit ito lang, yung basic debuffs lang. Yan lang, yan lang naman importante. Lalo na yung hard lock, itong kamay na to. Yan yung gagamitin nyo sa dungeon ha. Kasi yung iba, tinatamad talaga eh. Kahit yung ibang kaparty nila naiirita sa kaparty nila kapag ganyan yung force blader. Dapat gawin natin yung rule natin. Yung best rule talaga natin. Okay, gagawin natin. Kasi nakakapagod pag ganyan eh. So dagdag ko na lang sa mga nagtatanong kung paano makuha tong helmet na to. Punta lang kayo ng item shop. Tapos saan ba yun? Wait lang. Dito sa special. Tapos dito sa special item. Okay, special at special item. Tapos ito na yun. So pwede kayong bumili nyan up to 50 times. Kaso isa lang nga, huwag kayo bibili ng marami. Kasi wala naman yan, costume lang yan. At saka yung price niyan is 10k lang. So afford na afford kahit pulubi. So dito lang muna yung video natin. At tagdagan na lang natin dito about sa Force Blader, yung update natin soon. So thank you sa mga sumusuporta, at mag-subscribe kayo at i-like nyo yung video. At comment lang kayo sa baba.